maligayang pagdating sa ating virtual na silid-aralan. Mahalagang isaisip na ang online classroom sa katotohanan ay isang silid-aralan kung saan kinakailangan mong mag-aral, dumalo sa klase, at makilahok sa talakayan. Inaasahan sa mga mag-aaral ang pagpapakita ng maayos na kaugalian sa pakipag-usap sa mga guro at kapwa mag-aaral. Ang mga patnubay para dito ay tinatawag na netiquette. Netiquette, mga panuntunan sa online classroom. Sundin ang netiquette upang masiguro ang paggalang, pagrespeto, at pagiging maalam sa pakikipagtalastasan sa loob ng online classroom. Magpakita ng respeto sa iba. Igalang mo ang iyong guro at mga kamag-aaral. Respetuhin mo ang kanilang ideya. Kung kinakailangan mong magbigay ng puna, gawin ito sa magalang na paraan. May mga pagkakataong hindi ka sasang-ayon sa opinyon ng iyong mga kaklase o kaya ng iyong guro. Gayunpaman, isaisip na dapat laging maging magalang sa mga diskusyon. Maging magalang. Ang pagiging magalang ay nararapat na maging bahagi ng iyong pakikipagkomunikasyon sa online. Palaging magpasalamat at makiusap kung humihingi ng tulong sa guro at sa mga kamag-aaral. Obserbahan ang iyong pananalita. Huwag mag-type ng naka-all caps sapagkat ang dating nito ay pasigaw at magmumukhang bastos para sa makababasa. Magbigay ng malinaw at maikling punto. Sikaping makagamit ng maikli ngunit malinaw na mga pangungusap kapag magbibigay ng sariling paliwanag hinggil sa paksa. Mag-focus sa paksa. Huwag mag-post ng mga di ka nais-nais na links, comments, kaisipan, at larawan na walang kaugnayan sa paksa. Siguraduhin na uunawaan ang talakayan at magbigay lamang ng mahalagang reaksyon kung kinakailangan. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao. Huwag ibigay ang personal na impormasyon ng iyong mga guro at kamag-aaral sa iba. Gamitin ang chat box ng maayos. Nararapat na gamitin ng maayos ang mga chat box na nakatakda sa pag-uusap ng mga guro at mag-aaral. Tiyakin ang mga ipopost lamang dito ay may kaugnayan sa paksa. Magsaliksik muna bago magtanong. Kapag may mga tanong na nahihirapang sagutin sa mga gawain, mas mainam munang magsaliksik bago magtanong sa mga kaklase at guro. Alamin muna ang sariling kakayahan. Kapag talagang may hindi nauunawaan, huwag mahiyang magtanong sa guro. Magpasa ng mga pangangailangan sa asignatura. Alalahanin ang mga dapat ipasa sa mga guro. Magpasa sa takdang panahon. Huwag hayaang matabunan ng mga gawain, lalo pa at maraming asignatura ang may iba't ibang pangangailangan.
palaging makinig sa instruksyon ng mga guro upang hindi mawala at mahuli sa mga nakatakdang gawain sa bawat asignatura. Ang online community ay may nakatakdang panuntunan na tinatawag ng netiquette. Ang mabuting netiquette ay nangangahulugang pagdadala ng iyong sarili sa online class ng may respeto at paggalang na siya rin ipinakikita sa isang aktwal na silid-aralan. Kaya simulan mo nang ipakita ang iyong sarili bilang isang magalang, marespeto at mabuting mag-aaral. Yun lamang at maraming salamat sa pakikinig.